Hello and welcome guys. So, ito na ang special theory natin. Ang topic na ito ay isa sa mga katanungan ng karamihan kung bakit hindi ginamit ni Sasuke ang Rinnegan powers niya or ang Rini-Rebirth Jutsu para buhayin si Itachi, Neji, or Shikaku o yung ang kanya or ang Uchiha clan. Kung iisipin mabuti, bakit kaya guys, no? Anyway, let's move. Idi-discuss ko dito yung kakayanan ng Rini-Rebirth ng Rinnegan at kung may mga condition ba para magamit ito, kung meron bang side effect ito or limitations, at ang mga rason kung bakit hindi binuhay ni Sasuke si Itachi. At guys, alam naman natin na ang Rini-Rebirth or ang Rini-Tensei ay walang time limit kasi nakita natin during war, planado na ni Madara na bubuhayin siya ni Obito gamit ang Rinnegan sa susunod na 15 years or more. Nakita natin na buhay pa siya during sa time nila ni Obito at namatay nga siya sa edad na 100. At sa tingin ko, yung time na namatay siya is during kapanahunan ng pag-atake ni Obito sa Konoha. Mas nauna pa siya namatay kumpara sa Uchiha Massacre. Kaya masasabi talaga na walang time limit ang Rini-Rebirth Jutsu. At ngayon nga sa present, 32 years old na si Sasuke at posible talaga na master niya na ang kapangyarihan ng Rinnegan. At isa sa mga alas niya ang Rini-Rebirth Jutsu or ang Rini-Tensei. So bakit kaya hindi niya binuhay ang mga ninja tulad ni na Shikaku or Neji, lalo na si Itachi at ang Uchiha clan? So bago nga natin sagutin ito, alamin muna natin kung paano ba gumagana ang Rini-Rebirth Jutsu. Tulad ng may time limit ba ang jutsu na ito? Or mamamatay ba ang user nito kapag ginamit? At pag ang sagot sa bawat katanungan natin ay X or X or wrong, posible talaga na kaya buhayin ni Sasuke yung mga nabanggit. Ano ba yung mga requirements para magamit ang Rini-Rebirth Jutsu or ang Rini-Tensei? So eto na guys, umpisahan na natin. Marami din nagsasabi na hindi daw kaya ni Sasuke gamitin yung Rini-Rebirth Jutsu dahil isa lang daw yung Rinnegan niya at required daw na dalawa para magamit ang Rini-Rebirth. Pero hindi totoo na required talaga na dalawang Rinnegan kasi nakita natin na binuhay ni Obito si Madara gamit lamang ng isang Rinnegan. Kinokontrol siya that time ng Black Zetsu. So, wrong. Hindi required na dalawang Rinnegan. So, 1 point na tayo guys. At note guys ha, hindi isang normal Rinnegan ang mata ni Sasuke. Isa itong special Rinnegan. Tinatawag nga itong Rine Sharingan. Kaya nga dapat ay mag-expect tayo ng more. Ang normal Rinnegan ay parang Realme 6 yan. Ang Rine Sharingan naman ni Sasuke ay Realme 6 Pro yan. So, may difference talaga guys. At ang lahat ng wielder nitong Rinnegan ay kaya talagang gamitin ang Rini-Tensei. Si Obito nga na bago pa nga lang niya na-obtain ito ay kaya niya na gamitin ang Rini-Rebirth. How much more si Sasuke after long time skip? Nakita din natin sa war after nila matalo si Kaguya na tinawag ni Hagoromo yung mga soul ng previous Kage gamit ang Rini-Tensei ng panandalian lang. Aba, yung mga fans dyan, alam ko na nakita nyo ang episode na to. And ang next nga is kung may time limit ba ang Rini-Tensei. Kung pansin nyo guys, paulit-ulit itong time limit na ito, itong time frame na ito, para maklarify talaga kayo guys. Balik tayo sa time na ginamit ni Nagato ang Rini-Tensei para buhayin ang mga nasawi sa Konoha sa pag-atake niya. Sinabi niya dito na may time pa daw para buhayin niya ang mga napatay niya sa Konoha. Yung sa tingin ko na ibig sabihin niya sa sinabi niya ay may time pa para buhayin niya bago siya mamatay o maubusan ng chakra dahil nga near death na siya. At napatunayan na walang time limit ang Rini-Tensei dahil binuhay nga ni Obito si Madara, yung sinabi ko nga kanina, after long years. So, X, walang time limit ang Rini-Tensei. Yung sa case naman ni Jiraiya guys no, hindi talaga siya mabubuhay gamit ang Rini-Tensei kasi nga hindi makita yung katawan niya. Ang katawan niya kasi guys is nasa pinakailalim na part ng tubig
lumubog ito after siya pinatay ni Payne. Yung una nga kanina is hindi required na dalawang Rinnegan. At ang pangalawa ay walang time limit ang renitensei. So meron na ngayon tayong 2 points. Ang next question naman is mamamatay ba ang user nito pag ginamit niya ang renitensei? Ang sagot dito guys is oo. Mamamatay ang user nito due to chakra depletion. Tulad ng ginamit ito ni Nagato sa Konoha. Pero during sa 4th Ninja War, nakita natin na hindi namatay si Obito after niya binuhay si Madara. Siguro nga dahil maliit lang na chakra yung nagamit niya. Ito yung mga dapat kasi i-clarify sa Naruto guys na hindi masyado maintindihan. Mr. Kishimoto, gawan mo po ito ng paraan. Joke lang. By the way, bibigyan natin ng check ang tanong na mamamatay ba ang user pag ginamit ang renitensei. So meron lang tayo 2 over 3 points. Pero dahil tama ang dalawang ito, patunay na kaya talaga buhayin ni Sasuke yung mga ninjang tulad ni Itachi at Neji. Sana guys ay nagets niyo na. And sa question naman na bakit hindi binuhay ni Sasuke ang mga ito? Ang sagot is, ang renitensei kasi ay isang forbidden jutsu. At alam naman natin na si Sasuke ay nagbago na. At sumusunod kasi siya sa Law of Shinobi. Marami nga din daw kasi siyang kabayaran sa mga ginawa niyang kabulastugan sa Konoha. At alam naman natin na pinapatuloy ni Sasuke yung legacy ni Itachi. Pag binuhay niya si Itachi, magiging insulto kay Itachi ito. At magkakaroon lang ng problema. Dahil ang pananaw nga ng ibang mamamayan ng Konoha kay Itachi ay traidor. Dahil nga hindi nila alam yung katotohanan. At yung potensyal talaga kasi na mangyayari pag ginamit ni Sasuke ang renitensei is mamamatay siya. At alam niya yan. At hindi ko nabanggit guys ha, may side effect kasi yung renitensei kay Obito kahit hindi siya namatay. Ang side effect din na iyon yung isa sa dahilan ng pagkamatay niya. Kaya alam ni Sasuke na mamamatay siya pag ginamit niya ang renitensei. At malamang, hindi niya bubuhayin ang Uchiha clan. Another conflict na naman kasi ito pag binuhay niya ang clan. Baka maganap na ang kinakatakutan na alyansa ng Uchiha. Ito yung aking analysis guys ha, kung bakit hindi gustong buhayin ni Sasuke ang Uchiha clan or si Itachi. At yung sa tingin ko naman sa case ni Neji at Shikaku, sinadya talaga ni Kishimoto yun. Kasi nga, para may sad part din yung Naruto. Kasi nga guys, pag binuhay ulit, parang Dragon Balls lang yung dating nitong Naruto. Kaya nga, ganun. At yung sa Boruto manga naman guys, no? Sana nga yung mamatay doon ay si Naruto. Para buhayin siya ni Sasuke gamit ang renitensei. At sana nga hindi mamatay si Sasuke pag ginamit niya yung renitensei doon. And guys, dito na nga nagtatapos yung renitensei ni Sasuke na topic natin. I-hit nyo na ang like button guys if nagustuhan nyo man ang video ito. At mag-subscribe na din kayo para lagi kayong updated at supporta na din sa ating channel. And shoutout na din kay Red Life, Chris Kevin Calibo, Arvicly Reyes, Ramises Barra, John D. Saupam, Carlo Carlo, Alfie Ignacio, Noah Simon, Sean Raven Arcelau, Christian Dale De Jesus, Master Gamer 123, Aloy YT, Joven Darrell Casacop, Giancarlo De La Cruz, Zaizen Chris, Custodio Villanueva, Marius Divinus Cabahog, Alpha Wolf 303, Pochi, Von Dorite, Jack Leonidas, Martian PH, Noridianor, Amor Solo Adolfo, Mark Cordoncillo, Matthew Gamer, Hyde Official, Earl Nicolai Rin, Aaron Z, Ramacho Channel, and Zaijan TV. Maraming salamat sa suporta nyo guys. Keep safe and God bless na din. Abang lang sa mga next videos natin. Eto lang. Goodbye.